Masyado na raw magastos para sa gobyerno kaya isang kongresista ang bumuhay sa panawagan na buwagin na ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Sabi naman ng ahensya, bilyong-bilyong piso na sa ill-gotten wealth ng mga Marcos ang kanilang nabawi at nakakapagbigay ng dagdag kita sa gobyerno. Nakatutok si Mariz Umali. Sa House Bill 4331, binuhay ni Manila's 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. ang panawagang buwagin na ang Presidential Commission on Good Government o PCGG, ang ahensyang binuo ni dating Pangulong Cory Aquino para mabawi ang umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos. Hindi raw niya ito inihain dahil sa impluwensya ni Numan, kundi naniniwala lang siyang panahon na para buwagin na ang ahensya. Masyado na rin daw itong magastos para sa gobyerno. We're spending around 186 million to finance the PCGG. Ang nakuha lang natin in 36 years, ang nakuha natin is around 175 billion of allegedly ill-gotten wealth. Oh. Ang sabi ng PCGG, baka kakuha pa ng 125 billion. Baka kakuha pa. For what? For another 36 years? Pero depensa ng PCGG, hindi basta-basta ang nagawa ng kanilang ahensya. The PCGG already recovered 165 billion, no, 175 billion of that is in cash. And these cash recoveries were remitted to the Treasury to support our agrarian reform program, our human rights victims, and the cocoa levy industry and the farmers. Sabi ni Representative Abante, maaari naman daw ilipat na lang sa ibang ahensya ang tungkulin ng PCGG, gaya ng Privatization Office ng Department of Finance at sa Department of Justice. Ayon sa PCGG, hindi man perpekto ang ahensya, ginagawa raw nilang lahat para malinis ito. Patuloy rin daw sila sa pagbebenta ng mga assets para magampanan ang tungkuling maging revenue-generating agency. How could a revenue-generating institution such as PCGG be useless and irrelevant when it is remitting an annual average of 600 million per annum and it is doing it continually up to the present and it continually benefits our agrarian reform program? Hindi ito ang unang pagkakataong ipinanawagan ang pagbuwag sa PCGG. Katunayan, hindi bababa sa 12 panukalang batas ang inihain sa Kamara at Senado noong 13th, 14th, 15th at 17th Congress para rito. Pero tangi ang panukalang batas na inihain ng 17th Congress ang umabot sa third reading ng Kamara. Hinihingan pa namin ang pahayag ang Malacanang ukol dito. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos noong panahon ng kampanya na nais niyang palawakin ang sakop ng PCGG para targetin ang lahat ng kaso ng graft and corruption sa gobyerno. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.